Sarado pa rin ang mga tanggapan ng COMELEC sa mga lugar na nasa MECQ tulad ng Metro Manila, kaya suspendido rin ang voters registration. Pero kahit patuloy ang operasyon sa ibang lugar, matumal ang bilang ng mga nagpaparehistro na nasa 2.8 million pa lang mula noong Abril 30, malayo pa sa target ng COMELEC na 7 million. Si Mikay na mula sa Mindanao, hindi pa rin rehistrado pero batid niya naman umanong mahalaga ang makaboto. Ako po, magpaparehistro po ako and syempre importante po para sa kabataan na maging rehistrado. Ang kabataan ay isang malaking sektor na bumubuo sa buong Pilipinas and kung maaalala natin, throughout the history, societal change has always been led and initiated by the youth. Sa kabila ng mga limitasyon, nanindigan ng COMELEC na hindi pwedeng lumampas pa sa Setyembre at 30 ang pagpaparehistro. Unfortunately, hindi na siya pwedeng extend, no, because the day after the close of registration, filing na ng COC, which means we have to start preparing for election day documents na. We print only the exact number of ballots as there are voters. So kung moving target yung number of voters, edi moving target din yung printing natin. Medyo mahirap yan. So we have to put a stop to it at some point. Para sa mga lugar na nasa MECQ, maaaring ihanda na muna ang form na maida-download sa website na irehistro dahil hindi na pwede ang pag-fill out ng form sa COMELEC office. Tanging pagkuha na lang ng biometrics ang gagawin sa COMELEC para maiwasan ang mahabang pila at mapabilis ang proseso. Sa Baguio City, ia-assist muna ng barangay ang magpaparehistro sa pagsagot ng form at pagbubuk ng appointment sa COMELEC. If you remove the filling out portion, magiging 2-3 minuto na lang the whole process kasi kukunin na lang po namin ang kanilang biometrics. Ipinatutupad naman sa Tanzac Cavite ang no face shield, no face mask, no transaction policy at iba pang adjustment sa pasilidad para maiwasan ang pagkalat ng virus. We encourage na pumunta sila kasi sila mag-alala kasi yung mga standard health protocols naman natin ay na-observe naman natin. Sa mga lugar na pwede na, nakikiusap ang COMELEC na magparehistro na habang maluwag pa at iwasan ang hassle habang mas nalalapit ang deadline. Wala talagang magandang voting experience pag deadline na ang haba. Yung 2 to 3 minutes this registration period ay magiging 8 to 10 hours pag deadline. Yes, totoo po yan. So, and may I add na pagka kami ay nagpaparehistro, alas 12 ng hating gabi inaabot kami pag last day. Isinama naman ng iba't ibang simbahan ang intensyon ng Parish Pastoral Council for Responsible Voting para sa malinis, tapat, tama, makahulugan at payapang eleksyon. Sa karanasan ngayong pandemya, sinabi ng PPCRV na napapanahong pag-aralan at pagnilayan ang pagpili sa mga leader na luluklok. Sa ganitong pandemya po, isang opportunity na sa ating mga mamamayan na mag-isip talaga at mapuna. Ano bang klaseng liderato ang nararamdaman ko ngayon? Hinimok din ng PPCRV ang publiko na lumahok sa panalangin ngayong sisimulan na ang countdown sa Halalan 2022. Michael Delizo, ABS-CBN News.